Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, maraming maraming pong salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon upang muli siya ay ating purihin, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan sa ating mga buhay. Salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan niya ng lakas, kalusugan, iningatan sa buong maghapon at hanggang ngayon. Tayo po ay narito, may taglay na buhay para po sa ating pong paninilbihan sa Panginoon. Yamang ngayon po ay araw po ng Biyernes, tayo po ay mayroon pong gawain at ito po ay ang ating prayer meeting. Mamaya ay sama-sama po tayong mananalangin. Pero bago po yon, tayo po muna ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa oras nito sa ating pag-aaral ay samahan niyo kung buksan ninyo pong mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 3. Sabi po rito, "Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa oras nito ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating pangangalaga sa iyong iglesia. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumaglit na iyong buko at manalangin. Hallelujah! Purihin ka o Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo sa oras na ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat aming Ama sa taglay naming buhay at lakas. Salamat po dahil iningatan mo kami Panginoon sa aming buhay at pamumuhay sa buong maghapon at maging sa loob po ng isang linggo na ito. Salamat din po sa oras na ito aming Ama na binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli ay tunghayan ang iyong mga salita. Sa aming pag-aaral, dalangin po namin na inyo nawa kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman at pag-unawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Pagpalain niyo po kami o Diyos sa aming Ama sa oras na ito. Hayaan ang Panginoon na kayo lamang siyang aming mga parangalan sa mga pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samo dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating pangangalaga sa iyong iglesia. Okay, sa ating pagsisimula, sabi nga, tungkulin natin bilang Kristiyano at mananampalataya ang pangalagaan, ang pagkakaisa sa ating iglesia. So, lahat tayo bilang Kristiyano ay may pananagutan at mayroon tayong tungkulin. Ano po? At yun nga ho ay ang pangalagaan, ang pagkakaisa sa ating pong iglesia na kinabibilangan. Sabi nga, ang diwa ng pagkakapatiran ay pagkakaisa. Totoo po yun sapagkat kung wala hong pagkakaisa, wala rin pong silbi ang pagkakapatiran. Kaya nga ho, yamang ito ho ang diwa ng pagkakapatiran, walang iba kundi ang pagkakaisa, hindi ito dapat sinisira at binabaliwala. Okay? So, ibig sabihin, binibigyan po ng importansya o pagpapahalaga ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Sabi nga, gusto ng Diyos ang pagkakaisa ng kapatiran upang maranasan ang sama-samang pamumuhay sa kanyahong iglesia. Okay? Kaya, yun talaga, ang pagkakaisang ito ay hindi ho nang galing sa atin, kundi galing po ito sa ating pong Panginoon. Ito talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanya pong mga anak, sa kanya pong iglesia, at sa bawat isa na kabilang po sa kanya pong iglesia. Kaya nga ho, sabi to ng Jesus ay malapit ng dakpin ay nanalangin siya tungkol sa pagkakaisa natin bilang mga mananampalataya. So, alam po naman natin na ang yan din po ang ibig at nais ng ating Panginoon Jesus, ano po, na talaga magkaisa ang kanyang mga anak. Kaya nga ho, sa ating babasahin ng John chapter 17 verse 21, sabi po doon, "I pray that they may all be one, Father. May they be in us just as you are in me and I am in you. May they be one so that the world will believe that you sent me." So yun ang prayer ng ating Panginoon Jesus. Ang panalangin niya sa Ama, sabi nga, magkaisa nawa ho sila. Okay? So ito ho ang gusto ng Panginoon ay magkaroon talaga ng pagkakaisa. Well mga kapatid, sabi nga, walang ibang bagay sa lupa ang mas mahalaga sa Diyos kaysa kanyang iglesia. Totoo po yun, isa sa pinakamahalaga ng bagay dito sa mundong ito ay walang iba kundi ang iglesia. Bakit? Sapagkat nagbayad si Jesus o nagbayad ang ating Panginoon ng pinakamataas na halaga para dito at gusto niya itong maipagtanggol. Okay? Pinagbayaran po ng ating pong Panginoon ang iglesyang ito. Kaya nga ho, ang pinambayad po dito ay hindi po
pilak o ginto o pera, ano po, ang pinambayad po dito ay ang pinakamahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, para sa Panginoon ay napakahalaga ang iglesia na ating pong kinabibilangan sa mundong ito. Kaya nga sabi dito, kung ikaw ay bahagi ng kanyang iglesia, inaatasan ka ni Jesus na gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisa. Kaya nga ho, talagang nasa atin ang responsibilidad. Kinakailangan po natin gawin ang lahat para mapangalagaan ang pagkakapatiran. Kailangan natin maitaguyod ang pagkakasundo sa loob po ng iglesia. Kaya nga ho, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 3, do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of this of the peace that binds you together. Gawin daw lo ang lahat ng magagawa o makakaya para mapanatili ang pagkakaisa. Okay? Kaya nga ho, napaka-importante talaga ng pagkakaisa. Kaya nga ating pinag-aaralan ay pangangalaga sa iyong iglesia. Ano po? Para mapangalagaan ito, kinakailangan talaga mapanatili ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Kaya ang tanong natin ay paano natin gagawin ito? Yan. Okay, sa ating pag-aaral ngayon, unang-una, sabi rito, ituon ang pansin sa mga pagkakaparihan natin, hindi sa ating kaibahan. Okay? So, para ho mapanatili ang pagkakaisa, kinakailangan nakatuon ho daw tayo doon sa pagkakapareha ho natin. Kaya nga ho sa kung ating babasahin ang Romans chapter 14 verse 19, therefore, let's keep on pursuing those things that bring peace and that lead to building up one another. So, yun daw po ang ating pagsikapan na mapanatili yung mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan. At ano po yun? Yung mga bagay na magdudulot ng pagkakaisa. Okay? Kaya ngayon, ang tanong, saan ho tayo nagkakapareho? Yan. Sapagkat sabi nito, ituon ang pansin sa mga pagkakapareho natin. Ang tanong, saan ho tayo nagkakapareho? Well, ating babasahin ang Ephesians chapter 4, verse 4, sabi doon, there is one body, one and one spirit. Likewise, you were called to the one hope of your calling. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, through all, and in all. Yun. So, doon ho tayo nagkakapareho. Okay? Kaya kung ating pong sa titinan ho sa Tagalog, sabi doon, isa ho ang ating Panginoon. Okay? Doon ho tayo dapat magkaisa kasi isa ho ang ating Panginoon. Pangalawa, kabilang tayong lahat sa isang katawan ni Kristo. Yung tinatawag na body of Christ. Ano po? Kabilang tayong lahat dyan. Kaya dapat ho magkaisa ho tayo. Then sabi doon, iisa ang ating layunin. Okay? Isa ang ating Ama. Isa ang ating Espiritu. Yun ay ang banal na Espiritu. Isa ang ating pag-asa. Isa ang ating pananampalataya. Isang bautismo. Isa ang ating pag-ibig. Isa ang ating kaligtasan. At isa ang ating pong buhay. Well, lahat ng ito ay dapat makita natin sapagkat tuon tayo nagkakapareho at dapat doon natin ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na iyon na kung saan tayo ay magkakapareha para tayo po ay magkaisa. Okay? Ang pangalawang tanong ay saan naman tayo nagkakaiba? So kung atin pong nakita kung yung mga bagay kung saan tayo ay magkakapareha, dapat makita rin natin kung saan naman tayo nagkakaiba. Okay? Kung atin pong titingnan, ano po, para maintindihan po natin at maunawaan natin ang bawat isa, kinakailangan na makita natin ang kaibahan natin sa isa't isa. Sabi nga, una, magkaiba ho ang ating mga personalidad. Totoo po yon, ano po, dahil may iba mabait, may iba masungit. So, iba-iba ho ang mga personalidad ho natin, ano po. Pero kahit na gayon, ay dapat unawain pa rin natin ang isa't isa. Then, magkaiba ang ating kinalakihan. Okay? Kaya doon ho tayo hindi magkapareho. Iba ho ang kinalakihan ng bawat isa. Mayroong iba na nabuhay sa isang matiwasay na pamilya. Mayroon na may isa, ibang nabuhay mula ho sa mahirap na pamilya. Ano po? Mayroong iba na namuhay
sa isang syudad, mayroong iba na namuhay doon sa probinsya. So, iba-iba ho yung ating pong kinalikhan lugar, maging po na ating pong kinalakihan ng mga kasama. Ano po, magkakaiba. Kaya minsan, doon ho naapektuhan ang ating pong pagkatao. Okay? Then, sabi pa rito, magkaiba ang ating pinagmulang angkan o lahi. Yan. Iba-iba ho ang ating pong angkan. Kaya nga ho, kung ating pong titinan, mayroon dito epekto sa ating pong pagkatao. Kaya kung minsan ay dapat unawain natin ang isa't isa dahil minsan ito ay sa doon sa ating pong mga pinagmulang lahi. Okay? Isa pa, sabi ito, magkaiba rin po ang ating hilig. Yan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hilig. Ano po? Dapat po tayo mag-unawaan o maunawaan natin ang isa't isa upang mapanatili natin ang pagkakaisa sa iglesia. Okay? So, kung sinasabi po dito na ituon natin ang ating pong sarili doon sa mga pagkakaparihan natin, at unawain naman natin yung mga bagay kung saan naman tayo nagkakaiba. Okay? So, bagamat mayroong pagkakaiba tayo, sabi nga, pero Diyos din ang nagbigay ng mga pagkakaibang ito, kaya dapat natin itong ikasya sa buhay. Okay? Kaya dapat matuwa pa rin pa daw tayo kahit nagkakaiba tayo sa personalidad, nagkakaiba tayo ng pinanggalingan, pinagkalikihan, magkaiba tayo ng lahi o angkan, magkaiba ho tayo ng hilig, matuwa pa rin ho tayo kasi Diyos ang nagbigay dito sa atin para sa ating kasiyahan. Okay? So, yun ho ang una. Okay? Pangalawa, para mapanatili ho ang pagkakaisa sa iglesia, sabi rito, piliing magpasigla kaysa pumuna. Okay? Piliin daw po ang magpasigla kaysa pumuna. Sabi nga, madali daw ang mamintas kaysa makibahagi at magkontribusyon. Okay? O, totoo naman talaga yon, lalo-lalo na sa mga taong mahilig mag-judge, mahilig mamuna ng kanyang kapwa. Mas madali daw po ang mamintas kaysa makibahagi. Sabi nga, kapag pinulaan mo ang isang bagay na ginagawa ng isang Kristiyano ng buong pananalig at kumbiksyon, sabi rito, pinakikialaman mo ang trabaho ng Diyos. Well, mga kapatid, tayo bilang tao, hindi ho trabaho natin ang mamula. Hindi po natin trabaho ang makialam sa ibang tao, ano po, tungkol sa kanila pong buhay. Trabaho ng Diyos na baguhin ang tao. Trabaho ng Diyos na pakialaman ang buhay ng tao. Kaya dapat ho tayo ay maintindihan, maunawaan lamang natin ang ating pong kapwa sa kanilang buhay at pamumuhay. Kaya sa Romans chapter 14 verse 4, sabi doon, "Who are you to judge the servants of someone else? It is their own master who will decide whether they succeed or fail, and they will succeed because the Lord is able to make them succeed." Ano po? Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng dahilan upang sila ay talagang magtagumpay. Kaya sino ba tayo para ho at humatol, pumuna o pamamula, no? Kaya sabi to, mas piliin daw po talaga natin ang magpapasigla kaysa mamuna o pumuna. Okay? Isa pa, ang tanong ho dito ay, ano ang mga mangyayari kapag tayo ay nanghuhusga? Okay? Kapag nanghusga ho tayo, ano pong magaganap? Ano ba ang mangyayari kung sakali? Sabi rito, unang-una, nasisira ang ating ugnayan sa Diyos. Yan, ho, ang unang mangyayari at magaganap, nasisira ang ating ugnayan sa Diyos kapag tayo ay nanghusga sa ating pong kapwa. Pangalawa, ipinapakita natin ang ating kayabangan at kahinaan. So kung tayo po ay mahilig mamuna, manghusga, ano po? Sabi ito, mayabang daw po tayo. At sa kabila ng tayo ay mayabang, ay ang katotohanan, mahina ho tayo sa ating pagkatao. Kasi ang tao daw po na talagang nanghuhusga, mahina po yan. Iyon ho ang kanyang weakness, okay? And then, pangatlo, sabi ito, sumasa ilalim tayo sa paghuhusga ng Diyos. Tandaan po nating mabuti, kapag tayo po ay nanghusga, ay huhusgahan ho din tayo ng Diyos. Kaya nga, pakiusap talaga ng ating Panginoon na huwag kayong humatol upang huwag din kayong hatulan ng Diyos. Di ba? Yun ang sinasabi ho ng Biblia. Kaya kinakailangan talaga, huwag talaga tayong manghusga, huwag humatol upang huwag tayong hatulan ng ating Panginoon. Then, isa pa rin, sabi rito, number 4, sinasaktan natin ang pagkakapatiran sa iglesia.
Yan, ganun ho ang nangyari kapag tayo po ay nanghusga, sinasaktan natin ang pagkakapatiran sa loob po ng iglesia. Kaya talaga dapat iwasan ang panghuhusga. Okay? So yun ho ang pangalawa na dapat po natin nakita ano po na kung ano po dapat natin gawin upang mapanatili ang pagkakaisa, piliing magpasigla kaysa pumuna. Okay? Pangatlo, sabi rito, huwag makinig sa chismis o sitsitan. Okay? Yun po ang isa din po na kinakailangan po nating gawin, maiwasan po natin ang chismis. At lalong-lalo na huwag pong makinig sa mga chismis o mga sitsitan. Okay? Sabi nga, ang chismis ay pagpasa sa iba ng impormasyon gayong wala ka namang kinalaman sa problema at hindi ka rin bahagi ng solusyon. Yan. Kaya ho, nagiging chismis ang isang kwento, isang bagay, ano po, kapag ito ay naispasa mo sa ibang tao pero hindi ka naman involved doon sa yung sa mga kaganapan at pangyayari. Okay? Hindi ka kabahagi sa problema, hindi ka rin kabahagi sa solusyon, tapos nagkwento ka sa iba, ano po, iyon ho ang tao doon ay chismis. Okay? Sabi nga, alam po natin na mali ang magkalat ng chismis, pero hindi ka rin dapat makinig dito kung gusto mong mapangalagaan ang iglesia. Diba? O, totoo yun, kaya hindi lamang daw sapat na yung tao ay siya yung nagchichismis. Okay? Kaya natin sinasabing chismoso, chismosa siya. Pero sabi rito, kapag ikaw daw din po ay nakinig sa chismis, ay hindi po rin ito nararapat. Okay? Kaya pag alam mong chismis, dapat ho ay huwag mo na itong pakinggan. Kapag pinakinggan mo pa ito, ay maaaring makakasira ho ito sa iglesia. Okay? Sabi nga, ang pakikinig sa chismis ay tulad ng pagtanggap ng ninakaw na bagay. Kaya sabi ito, kasabot ka rin sa krimen. Diba? Kahit hindi ikaw ang nagnakaw, kung tinanggap mo yung isang bagay na ninakaw, kasama ka pa rin po sa hatulan, kasama ka pa rin po sa kakasuhan dahil naging kasabwat ka. Okay? So, ganun din po sa chismis. Kahit hindi ka kabahagi doon sa problema o sa solusyon, sa, diba, kapag nakinig ka ng chismis, ano po, ay ang mangyayari, kasabwat ka rin doon sa chismisan. Kaya hindi talaga maganda, ano po, at tanda po natin mabuti, nakakasira ng pagkakapatiran ang gayong mga gawain, yung pagchichismis at pakikinig sa chismis. Yan, sabi ito, kaya maging matatag po tayo sa pagtanggi na pakinggan ang chismis. Yan, no? Maging matatag tayo pagka narinig natin at alam po natin na chismis po ito, ibig sabihin, mga kwento na wala naman tayong kinalaman, ay kung hanggat maaari, talagang tanggihan po natin. Kaya sabi rito, pwede nating payuhan ang isang chismusa na kausapin ang taong pinag-uusapan para malutas ang problema. Yan. So, maaaring siguro, ganun na lang ang kailangan gawin. Salip na mapakinggan mo, makinig ka sa kanya, eh, dapat ho ay payuhan siya na kausapin mismo yung taong involved, ano po, para humalutas ang problema. Yan. Kaya lang, sabi nga, nakakalungkot nga raw na malaman na ang mga malalalim na sugat ng mga tupa ay gawa ng kapwa tupa, hindi ng mga lobo. Yan, oh, nakakalungkot talagang isipin mo yon na ang mga malalalim daw po na sugat na mga Kristiyano ay hindi dahil po sa mga unbeliever, kundi minsan ay dahil po sa kagagawan ng kapwa Kristiyano. Kaya malungkot po na kwento o balita po yun. Ano po? Mga kapatid, iwasan po talaga ang chismis upang huwag masugatan ang damdamin ng ating kapwa Kristiyano at huwag tayo makasira sa iglesia. Bagkus ay mapanatili natin ang pagkakaisa sa ating pong mga iglesia. Okay? Pang-apat, sabi rito, ugaliing gamitin ang paraan ng Panginoon sa pag-aayos ng hidwaan. So kung may hidwaan, ay kinakailangan ay gawin ang tamang pagkakasundo sa pamamagitan ng paraan na ginagamit po ng ating pong Panginoon. Paano po ito ginagawa? Sabi nga, pag nagkasala ang sinuman, unang-una, sabi ito, puntahan at kausapin ng sarilinan. Yun ang unang hakbang para po doon sa mga nagkakasala.
Pangalawa, kung ayaw makinig, ano sabi ng Panginoon? Magsama ng dalawa o tatlong saksi. So, yun ang sinasabi po ng Biblia o ng ating Panginoon. Kung ayaw pa rin makinig, sabihin ito sa buong iglesia. Yun o yung pangatlo. O, sabihin po sa buong iglesia para ho malaman ng buong iglesia kung ano po talaga ang problema. Kasi ayaw nga makinig eh. O, kung nakinig, okay na matatapos na malulutas ang problema nang wala hong nakakaalam. Okay? Pero kung nasabi nito sa buong iglesia at ayaw pa rin talaga makinig, sabi rito, ituring itong hintil o publikano. Yan, pag sinabi pong hintil, isang makasalanan, hindi nakabilang sa iglesia. O kaya publikano, pag sinabi publikano, makasalanan din po yon. Okay? Ibig sabihin, ituring silang mga unbelievers, hindi kabilang sa iglesia. Yon, kasi ayaw ngang makinig. Kaya napaka-importante po ng mga prinsipyong iyon na sinasabi po ng ating pong Panginoon. Sabi nga, mas madali daw dumaing o magsabi ng problema sa iba kaysa sa taong sangkot nito. Yan, totoo naman talaga yun. Ano po? Mas madali magsabi sa iba na wala hong kinalaman sa problema kaysa doon sa may kinalaman, doon sa taong sangkot. Mahirap po minsan itong ma-approach, ano po, masabihan ng tungkol sa mga bagay na kailangan po nating masabi ho sa kanya tungkol sa problema. Well, mga kapatid, kaya lang iyon yung problema na kapag sinabi ito natin sa iba na hindi naman siya sangkot, nagiging chismis nga ho ang dating. Yan. Sabi nga, kapag gano'n natin ginawa, pinapalala lang daw po natin ang sitwasyon. Okay? Kaya para hindi lumala ang sitwasyon, kinakailangan ayusin ng ang problema sa magitan ng paraan na ginagamit ng ating Panginoon. Kaya sabi nito, huwag tayo matakot na sabihin ang katotohanan mismo doon sa taong sangkot sa problema at nang maiwasan ang pagkasira ng relasyon at mapangalagaan ang iglesia. So huwag daw po matakot. Ang kailangan po lang talaga natin maging matapang, kinakailangan at basta makatotohanan lamang ho tayo at huwag ho tayong matakot na sabihin ito mismo doon sa taong involved. Okay? So, importante po yon. Pang-apat, para mapanatili ang pagkakaisa ho sa iglesia, sabi dito, suportahan mo ang iyong pastor o mga pinuno. Yan, suportahan daw po. Sabi nga, walang mga perpektong pinuno, pero sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos para panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia. Totoo po yun. Ano po? Malaki ho ang pasanin po namin. Malaki po ang responsibilidad po namin bilang mga pinuno ng iglesia. Kaya lamang kami po inatasan ng Diyos para mapanatili ang pagkakaisa ho sa iglesia. Hindi lamang yung pastor, kundi lahat ng mga pinuno ng simbahan. Okay? Kaya nga ho, pag hindi nasuportahan ang pastor, ang mga pinuno ng mga miyembro ay magkakaroon talaga ng problema. At kapag nagkaroon ng problema at hindi nagkaisa sa loob ng iglesia, malaking problema nga ho yun para ho sa atin, ano po, at hindi makakabuti para ho sa atin. Sabi nga, ang trabaho ng pastor o mga pinuno ay hindi madali. Dahil sila ang pumapagitna sa mga nasasaktan, nag-aaway, o isip bata. Totoo po yun. Ano po? Ang mga leader o ang pastor, hindi madali ang trabaho sapagkat kapag mayroong nasaktan, ang pastor ang namamagitan. Kapag mayroon po nag-aaway, ang pastor ang pumapagitna. Kapag mayroon po mga taong matampuhin, parang isip bata, ang pastor ang umaamo sa kanila. O kaya naman ay ang mga leaders, ano po. Okay? Kaya talagang napaka-importante ng at napakahirap ng trabaho ng mga leaders ng simbahan. Kaya sabi nga rito, yung mga pastor at mga leaders, sabi nga, sila rin ang naatasang gumawa ng imposible, ang bigyang kasiyahan ang lahat. Isang bagay na kahit si Jesus mismo ay hindi nagawa. Diba? Totoo naman talaga iyon sapagkat ang mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao ay imposible sapagkat
ang tao ay hindi una-una, hindi naman talaga basta-basta nasisiyahan. Pangalawa, hindi lahat ng tao ay natutuwa at nasisiyahan sa iyo. At bilang pastor, gustuhin mo man na matuwa sa iyo ang lahat ng mga miyembro, lahat ng tao, hindi po sila lahat ay matutuwa sa iyo. Mayroon talaga mga tao dyan na kahit anong gawin mo ay against pa rin sa iyo. Mga kapatid, dapat nating maintindihan na maging ang ating Panginoong Hesus ay hindi niya nabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao. Kaya nga ho, ang mabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao ay imposible na ministeryo. Ano po? Imposibleng maganap at mangyari sa kadahilanan maging ang Panginoon ay hindi niya ito nagawa at hindi niya nabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao. Bagkus ang iba ay nagalit pa nga sa kanya, pinatay pa nga siya, pinako pa nga siya sa krus. Itayo pa kaya bilang tao? Ano po? Kaya mga kapatid, napaka controversial talaga ng aming pong trabaho bilang mga pastor o kaya leader ng simbahan. Kaya ang gusto namin ay mapanatili ang pagkakaisa, pero hindi ho talaga minsan mabigyan ng kasiyahan ang lahat. Okay? Isa pa, sabi nga rito, ang mga pastor o kaya ang mga leader simbahan, magbibigay sulit sila sa Diyos. Okay? Magbibigay sulit ang mga pastor sa Diyos. Tanda po natin mabuti, kaya nga ho, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga tupa o kaya mga Kristiyano, mga miyembro doon sa pastor, kasi ang mga pastor ay may pananagutan sa Panginoon at magbibigay sulit sa Diyos sa lahat ng mga pinagkatiwala ho sa Kanya. Kaya nga sa Hebrews chapter 13, verse 17, sabi doon, "Obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you." You know? Kaya yun ang sinasabi ho ng Biblia, pasagop kayo sa inyo pong mga pinuno at sundin ninyo ang kanilang ipinag-uutos, sapagkat sila ay nagbabantay sa inyo mga kaluluwa at hindi ho sila natutulog para ingatan ho kayo. Yamang sila po ay magbibigay sulit sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawang paglilingkod. Kaya sabi ito, kapag sinunod ninyo sila, okay? Kapag sinunod niyo ang pastor at ang mga leaders, matutuwa silang magtrabaho sa kanila pong ministeryo. Pero kapag sinuway niyo sila, hindi ninyo sinunod ang inyong pastor, umalungkot siyang gagawin ang kanyang trabaho o ministeryo. At sabi nito, hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya mga kapatid, ano ang mangyayari kung sakaling nagiging masuhay ng mga miyembro? Wala nang gagawin ang pastor kundi sermonan, pagalitan ang mga miyembro. Kaya hindi ho nakakabuti. Ano po, wala nang kaligayan, wala nang kasiyahan sa mga paninilbihan o nga sa ministeryong ginagawa. Kaya importante talaga yung papasakop o pagsunod sa pinuno, sapagkat lahat kami ng mga pinuno ay mayroon pong pananagutan ho sa Diyos, at ang trabaho namin ay mapanatili talaga ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Yan. Kaya kung ang pinuno ay mayroon pong pananagutan, sabi nga, ngunit ikaw rin ay may pananagutan kung gaano ka sumusunod at nagpapasakop sa iyong pastor o mga pinuno. Yan. So hindi lang ho pastor ang mananagot sa Diyos. Maging ang mga miyembro ay mananagot din sa Diyos kung paano sila sumusunod at nagpapasakop sa kanila hong pastor. Kaya napaka-importante po ng trabaho ng pastor. Ganyan din po, napaka-importante din po ng pagsunod at pagpapasakop ng mga miyembro. Ang sinasabi po ay kinakailangan mapangalagaan ang iglesia upang at mapanatili po ang pagkakaisa dito. At ang trabaho ito ay trabaho ng pastor at ng mga miyembro at lahat ng kabilang ho sa iglesia. Okay? Sa ating pong pagtatapos, sabi nga, ang hamon po natin ay tanggapin natin ang responsibilidad na pangalagaan at itaguyod ang pagkakaisa sa iglesia upang masiyahan ang Diyos. Yan, tanggapin natin ang responsibilidad na pangalagaan
at itaguyod ang pagkakaisa sa iglesia. Okay? Kasi kapag nangyari ho yun na nagkaisa, na itaguyod ang pagkakaisa sa iglesia, na sabi nga, napangalagaan ang iglesia, sabi nga dito, masisiyahan ang Diyos. Okay? So, ito ang dahilan kung bakit tayo ay inilagay ng Diyos sa iglesia para maalis ang pagkamakasarili. Okay? Yan ho, inilagay tayo ng Panginoon sa isang iglesia, na ang iglesia po ay kinabibilangan ng lahat ng mga mananampalataya. Hindi ka nag-iisa lang sa iglesia iyon. Kaya ho, tayo inilagay diyan kasama ng ibang mga kapatiran upang maalis ho sa atin ang pagiging makasarili. Bagkos ay isipin natin ang kapakanan din po lagi ng iba at tayo po ay makisama, makipagkaisa sa ating pong kapwa Kristiyano. Kaya sinasabi natin na tayo o atin sa halip na ako o akin. Kaya kapag tayo po ay nagsalita patungkol po sa iglesia, hindi dapat ito sinasabi nating akin o kaya ako, kundi tayo o kaya atin ito. No? Kaya napaka-importante po ng iglesia at tayong lahat na kabilang dito ay may pananagutan at mayroon pong responsibilidad na nakaatang sa atin bilang mananampalataya. Panatilihin at pangalagaan ang ating pong iglesia. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong napagbulay-bulayan at napag-aralan sa oras na ito. Sana tayo bilang Kristiyano ay piliin natin ang mapanatili ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ka, Panginoon, aming Ama, salamat sa inyong mga salita na aming pong napagbulay-bulayan at napag-aralan na siyang patuloy na nagtuturo sa amin na dapat po namin mapangalagaan ang inyong pong iglesia. Salamat po dahil kaya po niyo itinatag ang iglesia upang kami po ay ilagay po dito at maging kabilang ho dito, Panginoon. At ang iglesyang ito ay pinakamamahal po ninyo, Panginoon, sa kadahilanan ito'y pinagbayaran po ninyo ng inyong banal na dugo. At sa pagdating ng panahon ay ito inyong pakakasalan. Salamat po Diyos sapagkat kami bilang inyong pong mga anak, bilang mga Kristiyano ay kabilang po sa Body of Christ, kabilang din po sa tinatawag na Bride of Christ na inyong pong pakakasalan. Kaya dalayan po namin, tulungan nyo kami na magsumika po na mapanatili ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia na aming kinabibilangan sapagkat iyon ang ibig mo at nais mo, Panginoon. Pagpalain nyo po Diyos sa inyong mga salita, pagpalain nyo po ang bawat isa po sa amin, pagpalain nyo po Diyos ang lahat ng aming po mga ginagawa sa loob po ng iglesia. Salamat po. Hayaan mo, Panginoon, na paparangalan kayo sa iglesyang kinabibilangan po namin, lalo-lalo na iglesia ng Jesus the Giver of Life. Sa inyo pong lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati at pasasalamat aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samang dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, yamang ngayon po ay araw po ng Biyernes kung saan tayo po ay meron pong prayer meeting. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong sama-samang pananalangin. Patuloy natin ipanalangin ang ating pong bansa, ang ating pong gobyerno, at ipanalangin din po natin maging po ang kalalagayan po ng ating pong bayang ito at maging po ang kabuuan ng iglesia, ang tinatawag na Body of Christ. Patuloy natin indulog ito sa ating Panginoon. Then particularly, pag-pray po natin yung ating pong ginabibilangang iglesia, ang Jesus the Giver of Life as a whole, sa pangunguna po ng ating head pastor, si Pastor Tino. Then, ipanalangin din po natin ang iglesia ng Jesus the Giver of Life, San Pedro, na kung saan tayo po ay kabilang. At kung mayroon po mga personal concern o kaya may mga prayer request, ay patuloy na lang po natin itong idulog, ilalapit natin ito sa ating pong Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos sa pananalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan.
Sa oras na ito, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa taglay po naming buhay at lakas at pag-iingat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong biyaya, grasya at mga pagpapala sa aming mga buhay. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kalinisan sa lahat ng aming karumihan. Salamat din po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. At salamat din po sa kalayaan na kami po ay malaya, makalapit at makadulog, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya. At sa aming paglapit na ito, dalain po namin na patuloy mo kaming pagharian at samahan, O Diyos, sa aming ama at haya mo ang banal na Espiritu maghari sa aming mga puso at tulungan kami sa aming po mga pananalangin. Dinggin niyo nawa, O Diyos, ang mga pananalangin namin ito. At sa oras nito, unang una sa aming pananalangin, nais po namin idulog sa inyo, Diyos, sa aming ama, ang aming pong bayang ito, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo itong pagpalain, patuloy kayo maghari, Panginoon, sa aming pong bayan. Tulungan niyo po na ito po ay maging matagumpay, Panginoon naming Ama, lalong-lalo na sa pagharap sa mga problema at mga pagsubok na kinakaharap ng aming pong bayan. Alam po ninyo, Panginoon, na taon-taon ay meron po mga sakuna, problema, Panginoon, na aming pong kinakaharap sa bansang ito, tulad po ng bagyo, tulad po ng lindol, tulad po ng mga baha, at kung ano man, Panginoon, mga kalamidad na dumarating sa aming bansa. We always pray, Father God, na naway tulungan nyo kami na mapagtagumpayan po namin ang lahat ng ito. And we also pray, Father God, that you may be in control of everything, O God. Salamat po, Diyos, pagpalain nyo po, maging po ang aming pong bayan, Panginoon, na ito, at patuloy mong tulungan na maging maunlad at maging matagumpay. Paunlarin po ninyo, Diyos, ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa mga provisions mo. Patuloy mong pagkalo, Panginoon, sa aming pong bayan. Kaya hindi po, dalangin po namin ang aming pong gobyerno, Panginoon, aming Ama. Tulungan nyo po na ito po ay maging maayos at tama ang pamamalakad at pamamahala sa bansang ito. Hayaan mo, Diyos, ang mga batas ng Republika ng Pilipinas ay mga batas, Panginoon, ang naayon lamang nawa sa inyo pong kaluuban at hindi lumalabag sa inyo pong mga salita ang banal na kasulatan. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo po ang aming pong gobyerno, Panginoon naming Ama, lalong-lalo na ang aming pong presidente na siya pong nagpapasyat, namumuno, Panginoon, sa pagpapatakbo ng bansang ito, ang bansang Pilipinas. Patuloy mong bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman, Panginoon, ng aming pong pinuno na si Rodrigo Duterte, God. We pray for him. Bigyan mo siya ng kalakasan at kalusugan sa physical na katawan. Maayos na pag-iisip, Panginoon, naming Ama, katalinuhan, karunungan, upang mapamalaan niya ng maayos at tama, Panginoon, ng aming pong bayan. Tulungan niyo rin po siya, Panginoon, naming Ama, na maitaguyod ng maayos ang bansang ito at ito ay maangkay tungo sa kabanalan at katuwiran. Dalangin din po namin maging po ang kanya mga katuwang sa gobyerno, ang Vice President, ang mga senators, mga congressmen, mga cabinet members of God, silang lahat na mayroon pong trabaho tungkulin sa national government. We pray for every one of them, Lord. Natulungan nyo rin po sila na magawa nila at magampanan nila ang kanilang trabaho para po sa kapakanan at ikaunlad ng aming pong bayan. Salamat po, Diyos, pagpalaan nyo ang lahat ng mga ahensya ng aming pong bayan sa national government, of God. Tulungan nyo po sila, O Diyos, na maayos at maitama, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga trabaho at tungkulin at mga pagpapasya para sa kapakanan ng aming pong bayan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos. Ganyan po, dalangin po namin, maging po ang aming pong mga nasa local government, of God, ang mga governors, ang lahat, Panginoon, ng mga congressmen, lahat ng mga mayors, barangay captains, councilors, at maging po mga kagawad, Panginoon naming Ama, mga DILG, lahat ng ahensya, Panginoon, sa local government. We continue to pray for everyone, Lord. Tulungan niyo po sila, anak, magampanan nila ng tama at maahayos, Panginoon, ng kanilang mga trabaho at tungkulin para sa kapanan ng mga syudad, mga probinsya, Panginoon naming Ama, at maging po ng mga barangay, at lahat, Panginoon naming Ama, nakabahagi sa aming pong bayan na ito, Panginoon naming Ama. Salamat po dahil ikaw ang aming pong Diyos na higit na may magagawa. We continue to pray, Father God, dun sa buhay po ng aming pong mga pinuno, ng aming pong mga nasa bayan, Panginoon, namumuno sa bayan namin ito, lalo sa mga lokal ng gobyerno. Patuloy mo silang samahan, pagpalain at tulungan, O Diyos, sa aming Ama, na magawa at magagampanan po nila ang kanilang trabaho just
for your glory, O God. Salamat po sa inyo, Diyos. Dalhin din po namin ang mga kaganapan sa bansang ito, tulad, Panginoon naming Ama, ng mga nangyari na pandemic na ito, Diyos naming Ama, na naranasan hindi lamang sa bansa ito, kundi sa buong mundo. Hayaan mo, Diyos, na ito yung pagtagumpayan po namin. Tulungan niyo kami, Diyos, na makaahon sa mga problema at mga pagsubok na naranasan po namin, Panginoon, sa bansang ito. Dalhin din po namin, Panginoon naming Ama, sila po na mga apektado, Panginoon naming Ama, ng pandemic na ito. Unang-una ang mga kababayan po namin na wala mga trabaho at wala mga pagkunan, Panginoon. We pray for your provisions, O God. Patuloy mo silang abutin, kalingain at pagpalain, O Diyos, sa aming Ama. At maging po, Diyos, ang aming po mga frontliners, patuloy mo silang samahan, tulungan, huwag po silang mahawaan ng coronavirus, O God. At maging po, Diyos, ang aming po mga kababayan na ng alaga ng mga pasyente, tulad po ng mga doctors, nurses, O God, at mga medical practitioners. We also continue to pray for them, Lord, na tulungan niyo po sila at ingatan niyo po sila, Diyos, sa aming Ama. Salamat po dahil ikaw pa rin po ang aming Panginoon, ikaw pa rin ang aming Diyos na higit na may magagawa, Panginoon, para sa aming pong bayan at mga kababayan. Tulungan niyo po, Diyos, na maging maayos at maging matagumpay po ang buhay ng bawat isa. Maging po, Panginoon, dinadalain po namin sa inyo ang mga kaganapan sa aming pong bansa, dyan sa lugar po ng West Philippine Sea, na kung saan ang China ay inaangin po ang mga isla na sakop pa rin po ng Pilipinas, at hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa lugar po ng China. We pray, Lord, na kayo pa rin po mag-control sa mga kaganapan at sitwasyon, Panginoon naming Ama, sa West Philippine Sea. Ayaw mo, Diyos, na maging maayos po ang lahat, o Diyos aming Ama, upang maiwasan po ang pagkakagulo. Lord, you are still in control of everything, ngunit kung ano ang Panginoon, ang inyo pong kalooban, at ito'y patungo sa kaganapan ng sinasabi ng banal na kasulatan, mangyari, Panginoon, ang inyo pong kalooban. Kaya salamat po, Diyos, sapagkat pinapaintindit, pinapaunawa mo po ito sa amin, na kailangan po namin lagi pong manalangin, o Diyos, upang kami na inyo pong mga anak ay magawa pa rin po namin ang aming trabaho at lungkulin para sa kapakanan ng aming pong buhay bilang mananampalataya, at patuloy kayo magtiwala ho sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo. Ang aming pong panalangin din po ay ang body of Christ, O God, ang kabuuan ng iyong pong iglesia. Tulungan niyo po, Diyos, na mapanatili po ito na sumunod sa inyong kalooban, mapanatili ang kabanhalan, sundin, Panginoon, ang iyong kalooban sa buhay po ng bawat isa na iyong pong mga anak. Ang bawat mananampalataya ay maging tapat po sa inyo, at kahit dumaan, Panginoon, sa mga problema at pagsubok, mga mabibigat na sitwasyon o mapagtitiis sa buhay, ay huwag pong bumigay, bagkos ay patuloy ang bawat isa na talagang manatili sa inyo, patuloy na na manilbihan sa inyo, Diyos, at huwag pong iiwanan ang pananampalataya. Salamat po, Diyos, dalangin po namin sa inyo, maging po ang iglesia na aming pong kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life Christian Church, sa pangmuno po ng aming head pastor na si Pastor Tino. Patuloy mo siyang samahan, pagpalain, niyo, Diyos, sa aming Ama. Ang kabuuan ng iglesia ay pagpalain niyo po, Diyos, sa aming Ama. Salamat sa mga katugunan sa aming pong mga panalangin, at patuloy na pag-iingat, Panginoon, at pagtataguyod po ng iglesia. Salamat po, Diyos, sa patuloy mo po namin dalangin na pagpalain mo ang Jesus the Giver of Life, at maging po si Pastor Tino at ang lahat mga board of trustees, lahat po ng mga pastors, local pastors, O God, at maging po lahat ng mga elders sa bawat simbahan, lahat po ng mga workers, lahat po ng mga leaders, lahat po ng mga miyembro, Panginoon naming Ama. Patuloy po namin dalangin na pagkaisahin mo ang bawat kabilang, Panginoon, sa iglesia ng Jesus the Giver of Life. Ganyan po dalangin po namin, particularly ang Jesus the Giver of Life San Pedro, na kinabibilangan po namin, Panginoon, mula sa inyong lingkod bilang pastor, tungo po sa mga elders, tulong po sa mga leaders, God, tulong po sa mga members, O God, ng iglesia. Patuloy mo kami pakabuklurin, pagkaisahin, para maitagoy, Panginoon, ninyo pong simbahan. Magpatuloy po ito at maparangalan po kayo, Diyos, at maging matatag, matibay pa rin po na naghihintay sa inyong muling pagparito. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na inyong pong mga anak ay patuloy mong ihanda nawa sa pagbabalik mo, Panginoon, sapagkat alam po namin, nagbabadya, O Diyos, na kami po ay nasa mga huling araw na, sa mga huling panahon na, kaya dapat kami ipatuloy na talagang manatili sa inyo, magpatuloy, Panginoon, na umasa po sa inyo, at may
manatili po namin ang pagkakaisa sa inyo pong iglesia. Manatili po kayo, Panginoon namin, ang tapat po sa inyo, sa aming pong buhay Kristiyano. Salamat po Diyos sa aming ama. Dalhin po namin ang mga kapatiran sa ilalim po ng iglesia ng Jesus, the Giver of Life, San Pedro, na nangangailangan na yung kalinga at tulong, lalong-lalong Panginoon sila po na may mga problema at pagsubok, may mga sakit at karamdaman. Salamat sa inyo pong pagpapagaling, O Diyos, sa aming ama, sa sila nangailangan ng financial, we pray for your provisions, O God. Sila na may mga trabaho, may mga negosyo, patuloy mong pagpalain, O Diyos, sa aming ama, at patuloy mong paunlarin, O Diyos, ang pinagkukunang yaman ninyo pong mga anak. Salamat po, pagpalain niyo po, Diyos, ang inyo pong iglesia, at ang mga lahat ng kabilang po dito sa iglesia ng Jesus, the Giver of Life, San Pedro, at ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalong sa mga kanila na mga nakikinig na inyo pong mga salita, nakasubaybay lagi, Panginoon, sa gawain. We continue to pray for everyone na patuloy po ninyo abutin ang buhay na inyo pong mga anak. Ano man ang mga pangailangan ng bawat isa, may mga prayer request man, mga personal concern, we continue to pray, Father God, na patuloy po ninyong abutin, pagpalain, O Diyos, at tugunin ang mga panalangin at karaingan ng inyo pong mga anak. Salamat po sa oras na ito, inaangkin po namin ang kasagutan sa aming mga panalangin, inaangkin po namin ang tagumpay sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan sa mga panalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.